sa atin. Sa piging sariwain, pagliligtas niya sa atin. Sa ngala ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga nagawang kasalanan. Tayong lahat, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyong mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa Mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyong mga kapatid na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo hanggang sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang iyong dakilang pagkamauwain ay nangingibabaw sa aming ginagawang kabutihan at idinadaing na mga kahilingan. Ang kagandahang loob mo sa amin ay gawin mong mag-umapaw upang ang kasalanang ipinangangambang ihingi ng kapatawaran ng budhi naming takot na ikaw ay lapitan ay iyong patawarin ng lubusan at ang ipinag-aalangan naming hilingin sa pagdarasal ay iyong pagbigyang aming makamtan sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Jonas. Hindi nagustuhan ni Jonas ang pag-uurong ng Diyos sa balak na paggunaw sa Ninibe at siya'y nagalit. Kaya dumalangin siya, Panginoon, hindi ba bago pa ako magpunta rito ay sinabi kong ganito nga ang gagawin ninyo at ito ang dahilan kaya ako tumakas patungong Tarsis. Alam kong kayo ay Diyos na mahabagin at mapagpala. Alam ko ring matiyaga kayo, punong-puno ng pag-ibig at madaling mapawi ang galit. Mabuti pang mamatay na ako, Panginoon. Ibig ko pa ang mamatay kaysa mabuhay. Sumagot ang Panginoon, anong ikagagalit mo, Jonas? Walang kibong lumakad si Jonas papunta sa silangan ng lunsod at naupo. Gumawa siya ng isang silungan at doon hinintay kung ano ang mangyayari sa lunsod. Pinatubo ng Panginoon sa tabi ni Jonas ang isang malagong halaman na nagbigay ng lilim sa kanya. Labis naman itong ikinagalak ni Jonas. Ngunit kinabukasan, ang halaman ay ipinasira ng Diyos sa isang uod at namatay. Sumikat ng matindi ang araw at umihip ang nakapapasong hangin. Halos mahilo si Jonas sa matinding init. Kaya sinabi niya, mabuti pang mamatay na ako.
Sinabi sa kanya ng Diyos, "Dapat ka bang magalit dahil sa nangyari sa halaman?" Sumagot siya, "Oo, nagagalit ako. Ibig ko nang mamatay." Sinabi ng Panginoon, "Tumubo ang halamang iyon, lumago sa loob ng magdamag, at namatay kinabukasan. Wala kang hirap diyan, ngunit nalungkot ka nang iya'y mamatay. Ako pa kaya ang hindi malungkot sa kalagayan ng Ninibe? Ito'y isang malaking lungsod na tinitirhan ng mahigit na 120,000 katao na pawang walang malay, bukod pa sa makapal na hayop." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan, poong banayad magalit, wagas ang iyong pag-ibig. Poong banayad magalit, wagas ang iyong pag-ibig. Ikaw ang aking Diyos, ako'y kahabagan. Sa buong maghapoy, siyang tinatawagan. Poon ang lingkod mo'y dulutan ng galak, sapagkat sa iyo, ako tumatawag. Poong banayad magalit, wagas ang iyong pag-ibig. Mapagpatawad ka at napakabuti sa dumadalangin at sa nagsisisi. Ang iyong pag-ibig ay mananatili. Pakinggan mo poon ang aking dalangin. Tulungan mo ako, ako'y iyong dinggin. Poong banayad magalit, wagas ang iyong pag-ibig. Ang lahat ng bansa na iyong nilalang, lalapit sa iyo't magbibigay galang. Sila'y magpupuri sa iyong kabutihan, pagkat ikaw lamang ang Diyos na dakila, na anumang gawin ay kahanga-hanga. Poong banayad magalit, wagas ang iyong pag-ibig. Magsitayo po ang lahat. Sumaiyo niyo ang Panginoon. At sumaiyo niyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Minsan, nananalangin si Jesus. Pagkatapos niya, sinabi ng isa sa kanyang mga alagad, "Panginoon, turuan po ninyo kaming manalangin, katulad ng ginawa ni Juan sa kanyang mga alagad." Sinabi ni Jesus, "Kung kayo'y mananalangin, ganito ang sabihin ninyo, Ama, sambahin nawa ang pangalan mo. Magsimula na sana ang iyong paghahari. Bigyan mo kami ng aming makakain sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga kasalanan, sapagkat pinatatawad namin ang bawat nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming iharap sa mahigpit na pagsubok." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang gabi po sa inyong lahat. At welcome po dito sa parokya Pambansang Dambana ni Santo Padre Pio. Kahapon ating natunghayan ang pagtanggap kay Jesus ni Marta at ni Maria. Si Marta ay abalang-abala, busy para sa paghahanda ng pagkain para kay Jesus. Samantalang si Maria naman, nakita natin siya'y nakikinig kay Jesus. Kasama katabi ni Jesus. At sinabi ni Jesus kay Marta na mas pinili ni Maria ang pinakamabuti
Yun na yung pakikinig kay Jesus. At ngayon naman, ang mga alagad ay nagtanong na kay Jesus at gusto nilang matuto din ng ginagawa ni Jesus. Sapagkat lagi nilang nakikita si Jesus na nagdadasal. Pagkatapos ng maraming gawain, pagkapagaling, napunta sa isang ilang na lugar, ang ibig sabihin ay tahimik na lugar, at nagdadasal. Siya'y may panahon sa pagdadasal. No? Hindi niya hindi lang pa sa hinahanapan, talagang may panahon siya. Tayo, minsan pagka walang panahon, edi tayo hindi makapagdasal. Pero sa Jesus, kita natin, talagang siya'y mayroong time sa pagdadasal. Kaya sabi ng mga alagad, turuan niyo po kami ng ginagawa ninyong panalangin. At ito nga ang itinuro sa atin ang Ama namin. At tingnan natin, anong laman ito? Anong laman dapat ng ating guided na dasal? Una, ito yung mga basic laang. Basic ang laman. Una, yung i-acknowledge mo ang kadakilaan ng Ama, ng Diyos. No? Sasambahin ang kanyang pangalan. Napakasimple, ano? Pagdadasal mo, i-acknowledge mo siya. I-acknowledge mo. Kikilanlin mo ang Diyos, ang Ama, no? At pagkatapos noon, sunod-sunod na yung basic needs naman natin bilang tao. Pagkatapos mong kilanlin ang kapangyarihan ng Panginoon, ng Ama, ang kasunod niyan, yung basic needs natin. Kapatawaran ng kasalanan, pagpapatawad. No? Yan ang ating ihihingi sa Diyos. Padalwa, ano pa? Yung ikaw ay may makain, makasurvive ka sa araw-araw na pamumuhay mo. Mga basic na kailangan mo sa araw-araw, yan ang iyong ihihiling, ihihingi sa Diyos. Ano? Sa buhay, sa panahon ngayon, talagang mahirap mabuhay. No? Kapag ka talagang ikaw ay walang-wala. Kaya anong sabi ni Jesus? Ano? Hilingin ninyo sa Diyos na meron kang makain na ikay makasurvive sa pangangailangan mo araw-araw. Idasal ninyo iyan. Padalwa, pag tayo'y humaharap na sa matitinding pagsubok sa buhay, yung marami ka ng pinagdadaanan, hilingin mo sa Diyos na patibayin ang pananampalataya. At nang huwag ka na rin iharap pa sa mga matitinding pagsubok sa buhay. No? Yan ang maging laman ng ating mga dasal. Patibayin mo ang iyong faith para kung sakaling may dumating na mga biglaan na problema, may bigla ang sa atin ang tawag natin, bigla ang bagyo ang dumating sa pamilya mo. Anong itutugon mo dyan? Paano mo siya ihahandle? Kailangan matatag ang iyong pananampalataya at pagkitiwala sa Diyos. Pero meron din siyang hiling, ano? Na tayo huwag nang iharap sa mga matitinding pagsubok na pwedeng dumating sa ating pamilya, sa ating sarili, ano? At sa mga hinaharap pa. Kaya yan ang laman ng dasal natin, yan ang guided na dasal. At yan ang itinuro ni Jesus sa kanyang mga alagad. At yan din nawa ang ating maging guide sa napakadami nating ipinagdadasal, inihihingi sa Diyos, naway ito ang ating maging simpleng batayan ng ating araw-araw na pagdadasal. Para sa mga maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Ang aming kaligtasan.
Ang lahat po ay magsitayo. Manalangin kayo mga kapatid upang itong ating paghahain ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapinawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang paghahain ng mga alay na iyong inihahabilin at sa pagdiriwang ng dapat naming ganapin. Ang kabanalan ng iyong pagliligtas naway sumaamin sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Pinagbibigyan mong ito'y aming maihayag, kahit na ito'y walang anumang maidaragdag, sa kadakilaang sa iyo ay likas. Sa pagpupuri namin ang nakikinabang ay kami ring iyong pinakikiharapan sa pamagitan ng iyong anak na minamahal. Kaya, kaisa ng mga anghel, narigisi-awit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Manalo ka kung may kapal, banal ang iyong pangalan, banal ang iyong kaluluwan, langit na pa'y nagpupunay sa iyong kadakilaan. Siyang nagmulat sa bulan, sa pilihay ng palakad, at nakiramay sa lahat. Kung hindi kayang lumuhod, manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng lahat ng kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin ay maging katauhan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinagatihati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katauhan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman, noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin niyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Santo Papa at ni Gilbert na aming Obispo at ng lahat ng kaparian. Alalahanin mo rin
ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at paging dapatid kaming lahat na mga kasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos ni San Jose ng kanyang kalinisinisang esposo. Kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Awitin natin ang Ama namin. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo. Sa lupa para nang sa langit, bigyan mo kami ngayon ang aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala. Tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami ay iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw. Iligtas sa kasalan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinalanabikan ang dakilang araw ng pagkapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon naway lagi pong sumainyong lahat. At sumainyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa bawat isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Kung hindi kayang lumuhod, manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ito ang kordero ng Diyos, ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang banal na piging na ito. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Isa sa gawang second collection ay ginagamit sa patuloy na pagpapanload ng parokya at mambansang dambana ni Santo Padre Pio. Salamat po sa inyong handog. Ang lahat po ay magsitayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ipagkalobong sa pagkasalo namin sa pagkait inuming banal. Kami ay maging katawan ni Kristo na aming pinakinabangan sa pamamagitan niya. Kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin na pagtitiwala kay Santo Padre Pio, tayo pong lahat. Padre Pio, taga Pietralcina, monghim banal, pintakasing santo ng milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwara ng pagtitiis. Sa iyo namin inilalapit aming mga kagipitan, sa iyo po ibinibilin kalusugan at kabuhayan. Di man karapat-dapat kami po ay pagbigyan, bindisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan, lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa, sa tuwi na ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan, puso ay nagsisisi, nagtitikang time-timan, di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang, kaisa ng Espiritu, at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Ang lahat po ay magsiupo para sa ilang patalastas. Una, sa inyong pagdalaw sa pambansang dambana, mangyaring pakaingatan ng inyong mga personal na gamit. Hangad namin ang isang matiwasay at maayos sa pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, ipinapaalam rin po namin mula sa main art entrance, tayo ay may mga malalaking safe and free parking dito sa loob ng pambansang dambana. Ikatlo, panatilihin po natin ang kalinisan sa loob at labas ng simbahan. Hinihikayat natin ang kleigo, clean as you go, sa pambansang dambana. Paalaala po, huwag iwanan ang kalat sa mga upuan. Tayo po ay may mga basurahan sa likod at gilid ng ating simbahan. Ikaapat, palagi po nating tandaan
ng Pambansang Dambana ay isang sagrado at banal na lugar. Mangyaring sa pagbisita natin dito ay sundin ang mga tama at angkop na kasuotan, tanda ng pagsamba at pagbibigay galang sa ating Panginoon. Ikalima, sa darating na Biyernes, 13 ng Oktubre, sa ganap na 11 ng umaga, ay bibisita dito sa atin ang orihinal na imahe ni Maria, ang mahal na Berhen na Patrona ng Diocese ng Maasin sa Southern Leyte. Kayo pong lahat ay inaanyayahan. Maraming salamat po at mangyaring panatilihin natin ang kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng ating mga simbahan. Magsitayo na po ang lahat para sa pagbabasbas ng religious articles. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos Amang Makapangyarihan upang tayo maging kawangis ni Kristo sa taimtim na paglalangin sa tulong ng malarawan at mga dasalan. Inyo pong ilabas ang inyong mga pabeblasan. O Panginoong Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagkapala at biyaya. Ibuhos mo ang iyong bendisyon sa mga gamit na ito sa pananalangin, mga rosaryo, mga imahin, mga dasalan na nagpapalaala ng iyong kabutihan, kabanal at pagmamahal sa amin upang ang lahat ang dumulog at magdasal gamit ang mga ito ay magtamo ng iyong awa at biyaya. Loobin mong tularan nawa nila ang kabanal at aral ng Panginoon at ng mga santo magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nasa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para na ang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Abaginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, at sa Anak, at sa Diyos, Espiritu Santo, kaparanong una, ngayon, at magpasawalang hanggan. Amen. Abaginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, at sa Anak, at sa Diyos, Espiritu Santo, kaparanong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon at sumainyo rin. At pagpalain kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, ang Ama, ang Anak at ang Espiritu Santo. Amen. Ang banal na misa'y naialay na humayo kayo sa pag-ibig ni Kristo. Salamat sa Diyos. Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami. Makasalanan.